guys, welcome to my land, and I'm from the land of Pearl, Pearly Shell. And for today's video guys, pag-uusapan natin yung ating mga dream house, okay? So syempre, for sure, alam nyo kung ano yung mga dream house nyo, okay? So pag-uusapan natin ngayon yan. Pero syempre, bago yan, intro, pasok! And our quote for today, there is no place like home. Okay, so ayun nga guys, pag-uusapan natin ngayon yung mga dream house natin. Ano nga ba yung mga dream house nyo guys? Kayo, ano ba yung dream house nyo? Ako kasi, kung ako yung tatanungin nyo, eh, dalawa yung pinagpipilian natin dyan guys eh. So, dalawa. Ako, for me, dalawa lang yung pinagpipilian ko. Is either mansion, syempre, kung sino ba naman yung may ayaw sa mansion, di ba? Mansion, or kaya kubo, di ba? Kubo na napapaligiran ng mga kung ano-ano, di ba? Mga halaman, mga puno, mga gulay. So, pag-usapan muna natin yung kubo, bahay kubo. Yan. Bahay kubo. Yung literal na bahay kubo talaga siya. Yung nipa yung ginagamit na bubong. Yan. Yung, alam niyo yung nipa guys, nipa hat. Yun yung ginagamit na bubong. Yun yung ginagamit na dingding. Mga ganyan. Kasi sa province, ganyan yung mga ginagamit nilang pangbubong at saka pangdingding. Yung nipa hat. Kasi, I'm not sure, pero matibay, siguro. Siguro, ano, kwento ko lang, guys. Makwento ko lang. Natira kasi kami sa Bicol. Tumira kasi kami sa Bicol. So, hindi kami nakagamit ng nipa hat, pero kawayan. Kawayan naman yung ginamit namin na pang dingding. So, yung bubong namin is ano ba yun? Tawag doon? Yung dahon ng coconut, ang buko. Yun. So, inayos yun ni tatay ko. Tsaka, kawayan. Kasi kapag kabuntok-buntok, di ba maraming kawayan, maraming mga buko-buko, ganyan. Ganun sabi ko. So, yun yung nakagisnan kong bahay. So, sa Bicol. Mga bata pa ako, mga 4 years old, mga ganyan. So, naranasan ko lahat yun, guys. Anyways, go back to the dream house natin. Yun nga, yung kubo na, hindi naman siya totally kubo na matatawag mo na kapag ka, kubo na, alam mo yung kapag ka, mainit, is presko siya yun, ganyan siya. Fresh air siya, ganyan. So, maganda yung kapaligiran, maganda yung environment, kasi diba fresh na, diba? Fresh air, so green environment, so lahat ng makikita mo dyan is, ano, kulay green, so napaka refreshing sa mata, kaya maganda din yung bahay kubo. Syempre, yung marami kayong pwedeng itanim dyan, sa gilid-gilid nyo, like gulay, like talong, sitaw, kamote, yan, kamoteng kahoy, mga kalabasa, lahat ng pwedeng itanim guys, yung kagandaan is maitatanim nyo kapag ka dyan kayo, kapag ka meron kayong bahay kubo, kapag ka sa bundok or province kayo nakatira, diba? Tapos tahimik, syempre, ako yung pinakagusto ko guys is yung fresh air. Sobrang fresh na fresh talaga yung hangin sa province. Talagang malalanghap mo yung, for me ha, malalanghap mo yung sariwang hangin. Tsaka fresh fruits, fresh vegetables. So yun ang kagandahan sa bahay kubo guys. So kaya yun nga lang, yung bahay kubo is depende sa pagkakagawa. Minsan kasi yung kubo is kapag mayroon, mahirap nga lang guys kapag bumagyo, ganyan, sobrang lakas ng bagyo, is sandali lang siyang
nasisira. Oo, sandali lang, like, not unlike sa, or unlike sa mansion, is sobrang matibay talaga. Okay? So, yun yung magagawa natin sa bahay kubo natin. Diba? So, sobrang simple lang, guys, ng bahay kubo, pero marami kang magagawa. So, hindi masyadong magastos kasi nga, puro tanim-tanim dyan. Lalo na kung mahilig kang magtanim, is marami kang maitatanim dyan. Kahit halaman, kahit bulaklak, yun nga, kahit makakain. So, pipitas ka na lang. Hindi mo na kailangan bumili. So, tsaka, healthy pa yung mga tinatanim mo. Yan yung kagandahan sa bahay kubo. Okay? So, yan. For sure, meron din naman nag-dream ng ganong house, diba? Bahay kubo. Sigurado akong napakarami pa sa atin yung gustong-gustong magkaroon ng bahay kubo. Dahil sobrang simple lang yung pamumuhay kapag ka sa province ka nakatira. Okay? Alright, so next tayo. Next na dream house natin, of course, mansion, diba? So, mansion. Lahat naman tayo is gustong magka-mansion. Mga bungalow, ganyan. Mga sobrang gagandang bahay. Yung tipong meron kang magandang kwarto, yung tipong yung kwarto mo is nasa 10, di ba? 10 yung kwarto mo. So, kahit saan ka matulog doon, kahit saan ka mag-tumbling doon, is pwedeng-pwede. Di ba? Mamimili ka na lang. Then, syempre, magandang banyo, yan. Meron kang sasakyan, meron kang swimming pool, na napakalaki, parang pwede kang mag-swimming sa, alam mo tawag doon sa Olympics na ano, sa swimming, hindi ko masyadong familiar doon. Sobrang laki ng swimming pool mo, no? So, pwede siyang pang Olympics. And then, meron ka ding playhouse for your kids. Meron kang home theater, diba? Para sa buong pamilya. So, syempre, simentado siya, malaki. And then, kumpleto, may wifi, may computer, may mga cellphones kayo. Yan, diba? So, lahat tayo gusto din ng ganyang bahay. Yan, lahat din sa atin, for sure, ganun na ganun yung gusto nilang dream house. Diba? So, kung kayo ba, guys, kung ano ba yung gusto nyong dream house, i-comment nyo na dyan sa comment section below. Tsaka yung mga thoughts nyo about your dream house. Kung bakit ba, excuse me, yan. Kung bakit ba, may buhok. Kung bakit ba may yun ang gusto ninyong dream house. Kung para sa inyo, bakit ganun yung gusto nyong dream house, diba? Yun. Siyempre, guys, ang pinaka-importante dyan is yung masaya kayo kung sa kung ano man yung dream house nyo na yan, is ipagpatuloy nyo para makuha nyo sila. Para makuha nyo yung mga dreams. Kahit anong dreams nyo, guys, ipagpatuloy nyo kung ano yung pagpatuloy nyo hanggat sa makuha nyo yung mga pangarap ninyong bahay. Okay? Kahit ano pa yan, kahit bahay kubo pa yan, excuse me, merong book. Kahit bahay kubo yan, kahit mansion yan, bungalow yan, magandang bahay yan, or ano pa yan, is gawin nyo ang lahat para makuha nyo yung dreams nyo. Okay? Ang pinaka-importante naman dun, guys, is masaya kayo kung anong meron kayo ngayon, at hindi kayo tumitigil sa pagkuha ng pangarap nyo. Okay? Kahit anong bahay pa yan. Okay? Okay? So, kung nagustuhan nyo naman itong video na to, guys, please don't forget to share, like, and subscribe na rin sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And click the notification bells for upcoming videos. At kung meron kang suggestion, comments, question, i-comment mo na yan down below on the comment section. At babasahin ko lahat yan. Kung meron kayong question, sasagutin ko lahat yan. At kung meron din kayong suggestion, itatry ko din gawin yan. Basta makakatulong sa inyo. Okay? Thank you for watching, guys. And see you on my next video. Bye!